Yo! Good morning mga kaplastik! Mapagpalang araw sa ating lahat at siyempre welcome sa panibagong vlog. At siyempre una, mapapasalamat tayo sa mga kapal at binigyan tayo ng magandang panahon at malusog na pangatawan. Ngayong araw ito mga kaplastik, samahan niyo ko. Napasalan ko yung trabaho ko dahil nung isang araw ko pa talaga pinanggigilan na pasalan yun eh. Titingnan natin kung ano nang nagagawa doon, kung ano nang improvement doon sa mga pangyayaring ginagawa nila. Dahil sa ngayon, wala pang balita. Sabi naman ang amo namin na mag-antay lang daw ng message niya. Ilang araw pa naman yun, matatagalan din bago yun matapos mga kap. Kaya samahan niyo ako at siyempre, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa Cebu, sa Cavite, at siyempre, sa pamilya ng asawa ko dyan sa Mindanao, sa Kabanga, sa Mangga del Norte ata. Shoutout sa inyo lahat dyan, huwag ka mag-alala. Balang araw, baka pagpalain ng may kapal at pagbigyan kami na makauwi dyan, magkikita tayo ulit. Magkikita niyo ulit si Jello. At sa totoo lang, gusto na rin ni Jello umuwi ng Pilipinas. Sabi ko nga, kung napakalapit lang ng Pilipinas, kahit araw-araw tayo umuwi. Kasi hindi ganun eh. So mga plastic, mamaya, syempre, bago ako alis ng bahay, dating gawin tayo, maglilinis muna ako, magliligpit ng mga kalat dito. Tapos syempre, hindi mo makakalimutan ng ating pinakabaporito sa umaga. Yung cafe, di ba? So yan mga kaplastik, samahan nyo mamaya, abang-abang na lang. Abis ko yun, magkakape muna ako. Ready na tayo, nakapagligpit na ako, nakapagkape na ako, kaya punta na tayo sa pupuntahan ko. Kaso may kunting problema ako. Dahil yung lagayin ko ng cellphone dati, nasira. Tapos ang luma kong lagay ng cellphone na kinakabit ko dito sa mini scooter ko, ipinalik ko. Kaso, pag nag-vlog ako, kailangan nakahiga eh. Kailangan nakaganyan eh. Hindi nakaganon eh. Kaso ito, kailangan nakatayo. Gagawin ko lang pala mga kaplastik. Dahala na. Siguro, magbibideo lang mga konting clips lang siguro. O kaya, i-vlog ko na lang siya nakaganto. Dahala na. Okay, vamos. Siyempre, kung malamig ngayon, magre-ready muna tayo. Kailangan natin please. At ito. Let's go! Pagpasahin nyo na mga kaplastik, medyo maliit yung may kita nyo sa paligid. Dahil hindi pwedeng higa yung cellphone ko. Para kami yung bagong lagayan. Kapagsaga na lang natin mga kaplastik. Tara, go! Time check tayo, mag 10:30 na ng umaga dito. Napakaganda na panahon, salamat Lord. At binigyan mo kami ng magandang panahon para magkagala. Sana gabayan mo ako sa aking pagbibiyahe. Let's go! Ng aking body. Tagal-tagal din na hindi ko napandar to. Nung ano nakabakasyon ako. Ilang araw na.
Pagpasensya nyo lang mga kaplastik ang ating video na kuha sa pagra-ride. Gusto ko lang din talaga makita nyo yung gradaanan ko, kaya i-vlog ko na lang, videohan ko na lang kahit maliit yung ano, yung screen. Magbawal na lang tayo ulit pagka nakabili na ako ng bagong lagayan.
Kasi mga plastic, malapit na tayo sa trabaho. At ito yung matatanaw mo. Magandang views. Malapit na trabaho ko. Napakaganda. Lalo kung summer dito, napakaraming tao naglalakad, namamasyal, at nagpabike. Tara, na-enjoy niyo ang views mga kaplastik. Kahit ganun lang yung kuha ng videos natin. Tara, go! Dito na tayo banda sa trabaho ko. Susilipin lang natin kung ano nangyayari. Hindi makita. Andito yung mga kasama ko sa trabaho. Nagkakape daw sila. Tsaka yung amo ko. Dito. Boss, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Sí, a mirar la visita. Accidente nga na nakita ko yung amo ko at sa dalawang kasama ko sa trabaho. Yung nga nakita nyo nga doon na magkakapi nga sila. Napakabay talagang amo ko. Tinanong niya sa akin kung nakita ko ba na yung loob. Sabi ko hindi. Hindi ko alam kung may tao doon o wala. Tsaka isa pa, nahiya pumasok doon. Kasi baka kasi wala sila doon eh. Kaya sabi niya, tara samahan kita. Sinamahan nila akong tatlo doon. Napakabay talagang amo ko po. Ang amo ko mga kaplastik, kaya napakaswerte ko. 10 years na kami magkasama sa trabaho simula nung pinasok ako yung trabaho na yan hanggang ngayon. Magkasama pa rin kami, kaya God bless talaga at napaka bait ng amo ko. At sa kasalukuyan, nandito pa ako sa labas ng trabaho ko. Ito talaga yung tinatambayin ko pagkatapos ng lunch time namin. Nagtatapon ako ng basura tapos nagtatambay ito saglit. Napakaganda mga kaplastik, tingnan nyo. Pwedeng isa kayo mga sasakyan dyan mga kaplastik, yung mga kotse, pero yung mga truck na malalaki hindi pinapayagan dyan, yung mga kotse lang at saka motor sa mga bike yan. At syempre sa mga gustong namang maka-experience akit doon, pwede rin, kaso mas malang bayad dyan mga kaplastik. Pag summer, napakaraming tao dyan na naglalakad, yung mga turista na pumapasyal dito.
Inaakit talaga nila yan. Sa totoo lang, ilang taon na ako dito pero hindi ko pa nakakit yan eh. Never pa talaga. Never pa napakit. Sana makit ko yan ngayon para ay sa sunod na araw para habang nakabasyon pa ako. Kasi napakamahal. Itong paligid ng aking trabaho mga plastic. Sige no. So sa ngayon mga kaplastik, uwi na raw ng bahay. Kasi anong oras na, magtatanghalian na rin. Medyo nakakaramdam na ng gutom, magluluto pa ako. So, let's go! Terima kasih.
Yo, nakarating yung tema mga plastic na maayos. Plastic, nasa bahay na tayo. God bless naman at naging maayos yung biyahe natin. At pagpasensya nyo na mga kap, hindi ko na na-vlog yung loob dun sa trabaho ko dahil nahiya talaga ako mag-vlog dun eh. Tsaka isa pa, baka din ayaw din ng mga trabador na makita sila, ma-vlog sila. Baka din nag-iingat tayo. At nakakaya din dahil nandun din yung arkitekto sa trabaho ko. Pasalamat lang dito at nakita ko yung mga kasama sa trabaho. Na-miss ko sila. Hanggang sa sunod mga plastic sa next vlog ko. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.